Hi everyone, here we are again. Welcome to my small kitchen, okay? This is my prayer, and you know what I mean with this? This is my signature, okay? So meaning to say, we're gonna cook again. Welcome! Ngayon ay magluluto tayo ng version ko to na naman. Ang lulutuin ko ngayon ay maraming sili, siyempre. Dahil ito ang magpapabilis sa inyo. Bicol Express. Okay. So, siyempre, may luya. Maraming luya. Kasi gusto ko abundant yung ingredients ko at masarap. At onions, any kind of color you can use, yung white, red, or this purple. Nagamit ako ng bagoong, alamang, then bawang, isang ulo ng bawang, at gagamit din ako ng sinigang sampalo. Magtataka kayo kung bakit, mamaya papakita ko sa inyo. Wala akong fresh coconut, so again, Maggi na naman kasama ko ngayon. 1 tablespoon. All of them because meron ditong bagong salted to eh. Maalat. Tsaka hindi ako nakakita ng pulang sili. So ang gagamitin ko ay yung nasa bote na para magkakulay din. Gagamitin kong pork belly ay pinalambot ko. At kung makikita nyo dito, kukunin ko ito, gumamit po ako ng suka. Yan, suka at may sili. Ang purpose ko para extract yung fat nyo nandun na eh. More than half cook ang pagkakaluto nito. It takes 15 minutes. Cooking hanggang sila mabot siya. Makikita mo parang nagbabounce na siya. Yun ang panghalo ko sa Bicol Express. Pero siguro naman, bakit magtatanong kayo, bakit ang gagawin ko ay mayroong gabi? Kasi yun ang version ko, okay? Alright, mag-umbisa na tayo. Kikita nyo, nakabalot pa ng plastic. So ang gagawin ko, ito lininisan ko na yung kanina, pero i-demonstrate ko sa inyo kung paano linisin ulit dahil hugasan natin. Alam kong malinis na to kasi ito hinugasan ko isa-isa. Ganyan. Para ibinubuka ko para makikita ko yung dahon kung malinis. Ganyan. Di ba okay naman no? Pwede nyo i-roll po ganyan para tapos putol nyo dito. Ingat lang sa paggayat. Ayan. So, ang hawak nyo ganyan ha. Para hindi kayo na tatamaan ng ito. Bumabangga rito sa may malaking butong to. Sa bukol-bukol. Okay. So, kaya dahan-dahan. Ganyan ang paggayat nito. So kahit nakatingin ka dyan, hindi ka nagagayat, di ba? Kasi alam mo kung nasaan yung kutsilyo eh, tumatama. Kung paano ang paggagayat ng safe, hindi kayo masaktan. At ubusin ko na ito. Ganito lang ang size ng pagkakagayat nyo. Lagi kong bumibili nito eh. Hindi siya malabsa pag pininom pag linuto. Okay. Bagas kamay lang.
At ang isusunod ko, kakayorin nyo lang ha. Ayan. Pag kinayod yung ganyan, lalabas yung katas niyan eh. Saka hindi kayo nagsasayang nung mag-umbisa yung COVID eh. Kung mahal nito, isang kilo, 6 pounds. Kung mapapansin nyo, pag nagluto ako marami ano. Pero hindi naman ako lumalaki. At kaya, ito kayo lang pa rin. Yung crush. Yan, mamayan lang. Pag na, ito naman bawang. Tapin yung ganyan. Magbibala yan. Yan. Gusto ko yung talagang fresh. Pag naluto nyo yung giso nyo, malalasa nyo talaga yung tunay. Okay guys, ganyan lang. Parang galit. Okay. Ito sa side. Yung luya, ayan, magkaan ako. Ganyan lang, hindi ko siya. Kasi mayroong taong ayaw ng nakakagat niyan. Para maglabas lang ng ano, katas. Depende sa magluluto, di ba? Kung ano yung type niyang pag ano ng luya. Ang gayet nyo naman nito, pwede lang chop na ganyan, pero yan na lang natin ganyan. So habang antay tayo matapos yung gagayatin natin, painit ko lang ito. Okay. Magpito nyo naman yung mahiwagang ano ko. Lutuan. Ayan. Pinapainit ko lang. And let's continue chopping this. Mukhang hindi naman ito masyadong maahang. Maanghang pala. Maanghang na. Sa sibuyas, hindi ko naiyak. Kaya ito sa sili, naiyak na ko eh. Ang hang nito. Ano pala pinain ko? Mukhang hindi ko na lang ubusin. Tinikman ko lang kasi kung manghang talaga. Okay. Marapit na tayong matapos sa pag-chop-chop. Okay. Ito naman. Apat to sa maasim suka. So, ang gawin ba natin ganyan? Diba? Ano na rin dahil nandiyan na ng bisita eh. Tumarating na. Almost done. Masarap talaga dito. May balat yung taba. Pan. Naglagay ako ng 2 powder. At then straight to the pan. Ibubuhos ko na itong ingredients. Ayan. Yung bawang. Oi boy, you okay? Yeah? Can you say hi, please? Hello. Hello. That's my boy. Okay. Nice to see you. Yes, right. Yeah. Okay, welcome to my kitchen. Okay, so I just put the ginger garlic. Isisimmer natin siya dito. Lutuin natin. I mean, at bubuksan ko yung bagong salted tiny shrimp.
Bagong alamang. Ayan. Galing sa Buenas. Alam mo yung Buenas, di ba? Yung maswerte. Buenas. Sana swerte din tayo. Tayong lahat. Ilalagay ko to. Lahat. Amoy alamang. Ayan, 250 grams. Yung 8.8 ounce. Yung laman nitong boting to. Ito, tinan mo. Ito pwede na ang ulaman. Kaso, lagyan natin dito para lahat makatingin. Person ng ibang taga Bicol, ang ginagawa nila, nagchachap sila ng karne, hilaw. Kaya ako, pinagsama ko na yung laing at saka yung Bicol Express. So, 2-in-1 is best for everyone. Ano ha? Yung ano kayang tawag natin dito? Mag-suggest kayo guys. Kasi tignan mo yung gulay. Yung impress. Impress? Bakit impress? Dahil yung ing is galing sa laing. Tapos yung press, express. Impress. Oh, itong tatawag natin dito ha. Ang Bicolano nagluto ng impress. Guys, yun ang ilalagay ko dun sa, ano, sa title. Ginataang impress. O kaya link press na pangit ano. Link press. Ayan. At yung gabi pala, pag hindi mo yan na ayos sa pagluluto, kakagatin ka yan. Mangangagat. So another tanong. Nandito na lahat eh. Di ba pang sigang to? Sampalok. Iubos mo yan, yung isang pack na yan. Hanggang sa sumuot yan sa karne ng baboy. Including the preparation, an hour. Gusto ko nang ilagay yung gabi. Dahan-dahan. Dahil press lang natin ng konti. So, baliktarin ko lang ng ano, dahan-dahan. Kasi hindi nga ito pwedeng, ano eh, yung hahaloyin mo ng gusto. Kasi mangangati eh. Ito namang klase ng gabing to. Kaya, maano ito yung masarap na lain. Dahil nanaantagpan ko na ito lagi eh. Kapag luto na ako nito eh. Dati yung nanay, pag nagpupunta rito galing Pinas, nagdadala siya ng yung dry. Ayan. Malinis sa kusina. Sinisipit ko lang eh. Kasi ayaw kong masyadong iyan ang galaw sa lalim. At i-reduce natin yung open pag malakas ng kulo eh.
Ayan. Ganda lang. Handle with care. Para hindi nababasag yung i-deliver. Handle with care. Pag-antay-antay lang tayo hanggang sa bumaba ang sauce niya. Meron pa lang isang kwentong. Pag meron dumarating ng mga taga Manila, papunta doon sa probinsya, ang ginagawa nila, nung mga nadadatan sa barrio, nakikita sila no, kung anong papakain. Ang gagawin niya nung mga nandun sa datatnan, kasi ano kayong ulam natin, siguro hindi ang kakain ng manok eh. Kasi bibili lang ano eh, ng ligo, yung sardinas. Tapos magkita naman nung dumating, yung bisita mo, at naman kaya yan ang paulam sa atin. Marami yan doon sa Manila eh. Diba? Kasi yun ang malimit na binibili pag wala nang maulam sa Manila. Nag-imagine ka na sana mayroong ano, fresh gulay na makain tayo. Tapos siserbihan ka pa ng ano, ligo. Sardinas. Akala namin yung sardinas ay imported. Diba? Wala ka naman makita niyan sa ano eh. Galing niyan sa ano eh. Sa factory eh. Manila eh. Kung saan saan lugar. Kaya imported. Siguro yung iba lang ha. Sa amin lang siguro. Baka sa iba naman. Iba. Iba ang kwento ng pang-projeto. So nandito pa rin tayo sa harapan ng saucepan ko. Yung favorite saucepan. Si Mary Grace. Na tugin ni John na malati. Mary Grace, you're very good. Ha? 101% ka sa akin. Yung grades mo. Ikaw na nakakaalam nun. Well done, ha? Well done. Pagbuti mo lang yung pag-aaral mo. Mega shoutout po sa lahat ng mga nandiyan dyan sa Santa Lucia Bar. Liodi. Yeah, restaurant sa Tanday. Pakaunan. So, iyanan ninyo. Magkakumusta to. Mayroon pala akong isang malaking babalita sa inyo. Hindi ko alam kung napapanood nyo si Kalingap, si Kuya Balsantos Matubang, saka si Rob, yung anak niya. Then, mayroon siyang mga kaalyado. Iyan na po. Ganito po ang sasalita niya. Ako po si July Paunil. Kuya, siguro mas gurang pa ako kanimo. Sorry, nasasana ako. Salamat ka na suporta mo kanako. Saludo po sa iyo. Sir Engineer July Paunil. Bisitahin niyo po yung ano niya, yung YouTube channel. July Paunil Blog. Yan po ang website niya. Pakibisita ko dahil sino ba naman ako na isusubscribe niya? Guys, yan, isang patunay ito. Saan pa kayo? Subscribe na tayong lahat para magaya natin sila. Hindi natin magaya, pero susundan natin kung anong yupag nila. Kaya salamat po, Sir Engineer July Paunil. Thank you so much. Iyan ko lang sa ilalang, make sure na hindi siya dumidikit. Ayan. Natin ang niloya. Oh. Ako pag nagluto ako na mayroon ganitong luya. Eh. Yan ang panimpla ko eh. Inuubos ko kaya yan. So, sa mga malalayo, alam kong hindi po kayo mabibigyan nito. Kaya, ang gagawin ko, salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for your unconditional support.
kung nakasombrero, di ba pag nagluluto ka, kailangan meron kang net, hair net. So, kaya po, lagi akong may suot-suot nito dito dahil ayaw kong natatarsikan ng buhok yung inuluto ko. Kung hygiene. Okay. Lagay nyo, anong lasa? Hindi, masarap. No. Manghang. Ayan. Antayin natin muli ang pagbaba ng ayan, malapit na yan. Hinay-hinay lang. Lagyan natin ng hole dito sa gitna para mayroong sumuot na ano dyan. So kahit matagal nang kumukuluto, tinan mo yung firm pa rin yung karne, yung pork belly. Pwede nyo dagdagan ng heat kasi nandito naman tayo. Hindi ko patuloy na alasahan dahil siguradong may lasa to din sa ano, alam mo. Nagunagay na sulpa rito eh. Mamaya lang pag natapos, te-taste natin. Ayan po, malapit na. Ubus na yung sauce yan. Lalo na pag yung gutom na gutom ka. Then, galing ang trabaho. Pag meron kang ganito, huwag mo nang painit to. Ang gagawin mo na lang, magluto ng kanin. Tapos, baka yung nakakamay ka, oh. Sarap. Sobrang sarap niya. Ito, ang kagandahan dito ng manghang na to dahil taglamig kaya dito. Ilalasa ko lang ng ano, yung konti lang. Gusto ko ng kanin. Ilalagay ko na po ito. Yung isang mixture ng 1 tablespoon of salt and pepper. Bud-bud nyo lang yan. Kasi hindi naman ako naglagay ng asin kanina eh. Ngayon lang. Kala ko kukuhan nung lasa nung ano eh. Nung lamang. Lapit na. Tingnan niya. Maganda rin yung klase ng gabi na tinitinda dyan. O sa cup na ito, meron akong tinuno na coconut powder. Hahalo ko na ito dito dahil ito yung panghuling gata na sinasabi. Ibig sabihin ay finishing touch of cream, coconut cream. Ayan, malapot. Tingnan mo. Kasi kailangan mo ng thickness dyan. Okay. So, simple lang. Ihalo nyo dyan. Yeah, okay.
ilang minuto na lang para matapos na yan. Dahil lutuin din natin yung ano, yung kata. Thank you po sa lahat ng sumusuporta po sa akin. Dahil na nandito po ang para salamat ko na feel ko po yung effort niyo. Kaya sorry kung hindi ko po maalala lahat. Ang ano na lang po, maraming salamat po. Pumumula po sa akin saka sa buong pamilya ko. Ang para salamat sa inyo. Thank you. Mag-iingat po kayo. Okay, ito naman po tayo, nakakasakit din sabihin na kain na tayo kasi malayo po kayo sa akin. Ngayon ang gagawin ko, titikim tayo ngayon, luto na yun, kahit ganyan lang, hindi ko masyadong kailangan ng sabaw. Ayan. Okay, so sana guys, masarapan kayo sa putahing ito. Titikman ko po. Umuusok to. Tamang-tama yung ano, yung lasa. Dahil yung nilagay ko na tama rin yung pang sigang, siyang nagbigay ng kumbaga sa ano, tinutusok niya yung ano yan, yung ang kata, naglalaban sila saka yung anghang, tapos yung lasa ng pork, sinabayan din ng ano, ng alamang. Tignan mo. Kaya nga mulit lang kinuha kong ano kanin. Ito kasi pag kinakain mo to, habang kinakain mo lalo napapadami yung kanin Subukan nyo to, lutuin nyo more or less yung ginawa ko. Kaya bumubula-bula ko, wala na, sarado na yung ano yun. Yung apoy, yung stove. Talaga sarap. Yung alat, eksakto lang. Yung anghang, medium lang, hindi naman masyadong manghang. Sabihin ko man na yung unang sugo para sa inyo masakit din, diba? Hindi naman mangyayari, pero yung lahat ng ginawa ko ay yung lahat ng alam ko sinishare ko sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea. Kung iba naman yung version ko, siguro huwag nyo na i-compare sa iba dahil sila meron din silang sariling karunungan sa pagluluto. May kanya-kanyang discarding, kanya-kanyang kung paano masarap, kung paano ma-enhance yung lasa. Kaya subukan nyo po. Yung gabi, naalala ko pala si Sister Marcel. Sabi niya, bakit daw pag sila nagluluto ng gabi, yung gabi nag-iibang kulay saka nalulusaw yung dahon pag niluluto nila. Hindi ko alam.
Sabi ko, di ko alam, kayo nagluto eh. Baka ako dun sa type ng dahon na niluto niyo. Sabi nga ng magulang ko ng tatay ko eh, huwag kang salita ng salita habang kumakain. Ano yung masumo eh. Kaya kainin ko na to. Sarap. Tingnan ko. Tama na yata. Masarap. Hindi ako nagbibiro. Kung meron man pa yung katanungan tungkol dito sa dish ko, ipaabot nyo lang po sa ipain nyo lang po ako sa channel ko. Okay. Tapos. Naubos. Ayan. Sino magsasabing hindi masarap? Taub. Baka nag-isip kayo, babalik pa ko dyan ha. Wala makapagsabi. Okay. Thank you so much. Again. Sa panonood nyo, sa pag support nyo. Sana po nag-enjoy kayo sa lahat ng ginawa ko. Okay. Thank you so much. Please, again, hindi ako mapapagod na magsabi na please subscribe, like, and share. Although ginagawa na ng mga karamihan. Pero, when you share, guys, put some more information. Katulad ng ginawa ng matali kong kaibigan, si Jewel Bibonia. Jo, saludo ako sa mo. Kani mo. Mag-iingat ka lagi ha. Bye-bye. Thank you.